guys! Andito ako ngayon para sa Q&A kasi nga nag-post ako sa Instagram ko tsaka sa Facebook about sa Q&A kasi natutuwa ako dun sa bagong application or bagong something sa may Instagram. So, yung ask me anything, parang ganyan. So, nagkaroon ako ng idea na maggawa nga ng Q&A. And, nirepost ko din siya dun sa Facebook account ko. So, pasensya na ako medyo na-late yung pagsagot ko dahil nga alam naman, super busy-busy yan. Ang hirap mag-film, unlike ngayon, kay na super kulit ni Hugo. Buti ngayon nandito yung lolo niya tsaka lola niya yung magbabantay sa kanya. Kaya, ayan, nag-ano talaga ako. Pinush ko talaga mag-film din ako nga siya nang kapag makeup. Sobrang simple lang ito. Mainkit nyo lang sa vlog ko anong ginawa ko sa face ko dahil as in, sobrang madalian lang. But anyway, asensya na, medyo maingay yung background. Wait lang. Masala lang namin kami nag-film. So, pasensya na kung may mga maingay. But anyway, ayun. Ang first question is, complete na po ba ang vaccine ni Hugo? Sabi ni Candy Dorado. Hi, Candy. Ayan, yes, complete siya. Sa center namin siya pinapa-vaccine. Kompleto naman niya yung kailangan na vaccine niya. And then, sa October yata, after 6 months kasi nung April, babalik kami doon para sa ano yung pampurga ata or something. So, ayan. And then, sabi naman ni Best01, saan na po si Papa Dex? Hindi ko na po siya nakikita sa vlog mo. Kung nanood ka late ng vlog ko dun sa about sa Okada, 1 to 2 days noon, andun si Papa Dex. Umuwi kasi yung mga pinsan nila mama from US. Tapos namatay din yung lola, yung kapatid ng lola ko dun sa Dumaguete. So, nagsiuwian sila. Mang ingay niyan sa background. So, ayun, pasensya na medyo maingay kasi may kinakalikot yata si mama dun. But anyway, kung napanood nyo na or hindi mo pa napapanood, si Papa Dex, nandun siya sa vlog na Okada, yung day 1 and 2 kasi nakita kami na dahil nga, yun nga, umuwi yung mga tita ko doon from States. Sa namatay yung lola ko nga sa Dumaguete, nakapatid ng lola ko sa Times. And then, si Tita Riz yung parang ano nila doon, parang kabody-body nila, siya sa picturean, tsaka super close kasi sila. Kaya doon nila pinapasti si Papa Dex kung asan sila. Like ngayon, kasama niya naman yung tita ko sa isang condotel sa may Bikutan, ayun, dun sila. Pero sa Monday, balik na siya dito sa bahay. Pero hindi ko lang alam kung ano pang activities niya after noon. Kasi nga, busy-busy yan si Papa Dex. Ayun, si Lulu Ricardio, si Luan, ito yung ninang ni Hugo. Biggest struggle as a first mom. Yun, siguro ang biggest struggle is yung pag-breastfeeding kasi hindi talaga siya super dali. Lalo na for the first one to two months kasi grabe, sobrang mas masakit pa yung pagpapadede mo pag nagsusugat yung nipples mo, ganyan, kesa dun sa tahi mo. Mas iniinda ko pa yung sakit kasi talagang kada maglalatch din si Hugo sa akin, sobrang sakit. Ayun, yung siguro yung pinaka-biggest struggle sa akin. And then after no, normal na lang kasi nasasanay ka na rin naman na lumalaki siya, namiiyak lang pag may gusto. Tapos katulad niya, naglalakad-lakad na. Para sa akin, di naman masyadong struggle yun, pero yung pag-breastfeeding lang talaga. Anyway, next question is, sino po naging inspirasyon niya sa pag-start ng YouTube? Actually, napapanood ko na si CA before, pero syempre yung mga dating videos kasi more on English, ganyan-ganyan, more on makeup-makeup tutorial. And then, one time, nakita ko si Ate Ann Glutes, bigla parang sabi ko, ay, pwede pala mag-vlog, na parang normal lang na family vlog na pwede vlog-vlog lang. So, nagka-idea ako na, tapos sakto, 2014 noon, ikakasal kami ni Heinz. Siguro mga May ako nag-start. Yun, nakita ko si Ate Ann Clutes na nagbablog siya na family vlog. And then sabi ko, ay parang maganda to kasi pwede mong i-upload yung ginagawa mo, tapos mag-share ka ng kung ano-ano, tapos ma-film ko rin yung mga preparation ko sa pagpapakasal, mga ganyan. Pero nandun ako nagka-idea na parang okay rin pala na ano na habang nag-YouTube ka ay habang nag-share ka ng life mo na mapapanood mo rin siya tapos kumikita ka rin, parang ganoon nagka-idea ako. Tapos nagkakaroon ka ng maraming friends, family, ayun. So, 'di ba mention na pala yun na tayo, pero yun lang, naging inspiration ko si Ate Ann Clutes kasi nga siya yung unang vlogger na napanood ko na pwede pa lang daily vlog ganyan.
question naman ni Diam sa Facebook page ko is, "Hi, ano po ang vitamins ni Hugo?" Ngayon, ang vitamins niya, nagpalit ako ng Clucival. Pero yung vitamin C, ever since Celine yung vitamins niya, dalawa ang pinapainom ko sa kanya. Dati yung walang iron, yung ngayon meron yung pula. Kasi dalawa yung klase ng vitamin C, di ba? Yung orange at yung red. So, yun, ang pinapainom ko sa kanya yung vitamin C at yung Clucival. Kasi daw pag Clucival, parang nakagarado kumain sa bata. Kasi from ano ako eh, from Tiki-Tiki to, ano ba yung una ko, next ko? Basta may, ano pa ako, may pinatry pa ako isa. And then ito nga, dito na ako magsistick sa Clucival kasi nakikita ko sobrang kulit niya ngayon. Tapos mas malakas siyang kumain. Although malakas naman siya kumain, hindi siya namimili ng pagkain. Pero para sa akin, okay tong Clucival na to. Ayan, tsaka po milk niya. Sa Garina daw yung question niya. So, yung milk niya is exclusive pa rin ako, pero sinasanay ko na siya sa fresh milk. And then, may na-discover nga ako lately na fresh milk sa SNR, yung Euro milk. Kasi, yung lasa niya masarap siya. Tapos, yung pupu niya hindi siya super... Sorry guys ha, kung TMI or pasintabi sa mga kumakain kung madirihin kayo. Yung pupu niya hindi masyadong sobrang lambot. Unlike yung sa mga iniinom niyang Nestle or Magnolia. Ito, so normal lang. Sobrang normal kahit na marami siyang naiinom. Tsaka ito lang yung gatas na iniinom niya talaga. As in. Ayun, ano skincare products na gamit mo? So ngayon, yung skincare products na ginagamit ko, sabi ni... Nakalimutan ko i-mention yung name niya, si Maria Jo Birong. Ang question niya is, anong skincare products gamit mo? Sa skincare products, may tinatry ako ngayon yung Ra and Go Worry na toner and then yung sunblock nila. So far, so good kasi na nakakapag-film na ako or nakalabas ako ng lady na medyo, although dati naman, pero mas more on parang maganda yung toner ngayon kasi kahit na hindi ako mag-heavy makeup or full coverage makeup, okay-okay naman siya. And since medyo naging active na ako outdoor, syempre tumatakbo, nagbabike, swimming, yung face ko is ganun pa rin naman, hindi naman siya di siya sumasama sa katawan ko na medyo nag-dark na. Yung face ko is okay naman. And then sa gabi, yung toner ko is yung Belo toner and then yung moisturizer nila. Same pa rin kasi feeling ko nahiyang ako dun sa Belo na yun kasi ang ganda talaga. Ayun. And then, next naman, kailangan nyo po susundan si Hugo. Sabi ni G. Wells, Wal Agustin. Wala pa akong plan or wala pa kaming plan. Pero kung willing God na bigbiyayaan pa kami ng isa, okay lang. Pero, sorry, kung kami lang practical-wise, parang okay na ako kay Hugo. Tsaka feeling ko kasi, ano eh, magta-29 na ako sa September. Tapos feeling ko parang sobrang tanda na. Hindi naman sobrang tanda, pero alam niyo, parang natandaan na ako. Kasi diba, siguro dahil sa generation ngayon na parang yung mga iba ang aga nilang magbuntis sa panahon ngayon, ganyan. Pero... wala lang, feeling ko iba na eh. Pero sabi naman nila hanggang 35 years old, pero kontento na ako kay Hugo. Kasi, parang hirap kasi ano eh, syempre sa pagbe-breastfeeding pa lang, sa tulog, etc. Pero kung will ni God na isa pa, okay lang. Pero kung ako, yun nga, isa lang. O kung kami natanungin. Pahabol questions. Anong question daw. Anong toothpaste ang ginagamit ni Hugo? Kailan pa siya nag-start gumamit? Nag-start ako kay Hugo nang nagkaipin na siya ng 4 months, ganyan. Pero mga 5 months ko siya na nag-start. Ang sabi ng pedya ko, since nagtuturo rin siya ng mga ibang parang magdo-doctor din or magpipedya rin, nag-teacher din siya, ang ina-advise niya is yung original na Colgate na white. Tapos, sobra, super tiny lang. As in, super konti lang daw ang ilalagay mo nun. Kasi same lang din naman yun. And mas maganda daw yung puti or puti ng ipin ng bata pag yun ang ginamit. Kesa dun sa mga pangbatang toothpaste, ganyan. Pero nasa sa inyo naman yun. Pero ako ginagamit ko is Colgate na original yung puting-puti. Tapos, super konti lang. Yun. Sabi ni May Mendoza, "How to be you po, Miss Debbie? Galing mo kasi... ang galing mo kasi ang bilis mo pumayat." Siguro ano lang, dahil kilala nyo naman ako kung matagal ako yung viewer. Since nag-umpisa pala ako mag-vlog, nag-workout na talaga kami. And alam nyo naman na everyday ako nasa gym na before. Buhay ko na talaga yan. So since nanganak nga ako, tapos syempre naging 56 kilos ako, nakita nyo naman yung katawan ko before and yung face. Although parang ganun pa rin naman yung face ko, mas malala lang before, mas chubby lang. Hindi talaga siya sumasama sa pagkapayat eh. Ganyan na talaga siya. Talaga dedication lang din siguro talaga. And, ayun, wait lang.
yun, siguro ano lang din talaga, dedication mo, and yun talagang parang habit mo na kasi, parang ang pag-workout na is para nagtututbrush ka talaga yan. Or toothbrush and toothbrush na kasama mo na talaga siya palagi. Ayun, so, yung milk and vitamins, ayun, paano nyo nahuhati ang yung oras, yung ano pong work na, ni Daddy, at anong plan nyo for Hugo? Alam nyo naman siguro yung work ni Heinz, pero hindi ko na sasabihin, hindi lang bibigyan ng detalyado, pero nag-work siya affiliated sa ABS-CBN, and then anong plan niya for Hugo? What do you mean, anong plan namin for Hugo? Pero anong milk ni Hugo, nasagot ko na, vitamins, and paano niyo nahati yung oras? Siguro, time management, sobrang blessed lang ako kasi dito yung parents ko, na minsan sila yung sarili nag-aalaga, ganyan, tapos, ano lang, pagtulog siya, workout, ganyan, pag may mag-aalaga, siguro, yun nga, yung time na sa sarili mo, kasi importante rin naman yun. Tapos, yung pag-workout, balance-balance lang. Ninja moves ang tawag ko rin pag may ganong-ganong moment. Bukod sa, sabi, yung tanong pala na yun si Donna Joy. Ang tanong naman ni Jessa Maris, bukod sa pag-exercise, meron po ba kayong tinitake na supplements? Or supplements kasi ang bilis niyo pumayat. And hi Hugo, anong shampoo mo? Super ganda ng hair. Bukod sa pag-exercise, wala ako tinitake na any supplements ngayon kasi nga bawal dahil nagbe-breastfeeding pa ako. Hindi talaga siya pwede. At siguro after, ititake ko ulit yung MySlim na tinitake ko. Yun ang gusto ko. Pero ngayon, wala pa talaga. Hindi pa pwede. Shampoo ni Hugo. Shampoo niya is paiba-iba. Minsan yung baby flow. Minsan yung, most of the time, yung Dove. Na pang sensitive yun lang kasi si parang ganoon na talaga yung hair ni Hugo ever since kaya ayun. So sabi ni Mary Marley, how do you maintain a positive outlook in life? This is the main reason why I followed you since you were single. Pati family mo, si Mami Hani at si Tita Des po mo masiyahin. Maraming happy hormones ang family mo. Look at Hugo, he's a good looking happy boy. Thank you Debbie for making us happy sa mga vlogs mo. Siguro, how do I maintain a positive outlook in life? Siguro kasi pag sobrang contento ka na sa life mo, yun, magiging positive ka, hindi ka na mag entertain na anything na negative kasi parang focus ka sa ganitong bagay. So wala eh, hindi ka talaga kasi wala kang time mag entertain ng anything na positive, negative sa surroundings mo. As in, totoo yan. Maging contento lang talaga. Masaya lang ang life. Ayun. So, tsaka nasa choice mo naman yan eh. Kung gusto maging positive or negative, diba? Kung ano entertainin mo. But, mas iisipin mo kung ano yung magiging mas makakabuti sa life mo. Syempre, doon ka sa positive, diba? So, ayun lang. Yun lang naman. So, yun lang guys. Thank you so much guys for watching. Mga nag-take ng time nila para mag-leave ng questions. If may questions pa kayo, comment lang kayo. Sasagutin ko yan soon. So, thank you so much guys for watching and God bless. Bye!